ito yung paborito kong place dito sa park. Kasi may malaking puno, malilim. Vlog na ito ay gusto kong pangalanan Lakbay, kung saan ay babasahin natin ang Ebanghelyo sa araw-araw upang ito ay maging lakas at gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Marami man tayong mga suliranin o pagsubok sa buhay, kung alam natin o nababatid natin ang kalooban ng Diyos para sa atin, ay magiging ito ang magiging sandata natin sa pang-araw-araw nating buhay. Sa kabila ng minsan ay nakakagawa tayo ng hindi maganda o hindi na ayon sa kalooban niya, o minsan hindi tayo nakakasimba, ay hindi nagbabago ang pagtingin niya sa atin at patuloy niya tayong hinahanap at handang patawarin sa mga nagawa nating kasalanan, at lagi lang siyang naghihintay sa ating paglapit sa kanya. Laging bukas ang kanyang puso para sa atin. Ang ganda ng mabuting balita ngayon, sapagkat ito'y nagpapahiwatig kung gaano tayo kamahal ng Diyos at lagi niya tayong hinahanap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa siyam na put siyam na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. At muli, ito ang lakbay, lakas at gabay. Nawa ang Ebanghelyo natin ngayon ay maging lakas at gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Maraming salamat sa iyong panonood. The Savior reigns.
sinasabi mo sa shawarma sa philosophy? Rate 1 to 10. 8. Okay, good.